Ito naman mga kabukid, sa part naman na yun, nandun nakatanim yung... magandang araw po mga kabukid. Ngayon pong araw naman po na to ay nagbabalik na naman ako para mag-share po sa inyo ng isang pananim ko dito. At ngayon po papasyalan ko po siya. Bali 60 days na po siya mula nung itinanim ko po siya. Tara po, pasyalan po natin. Bali ayun po siya mga kabukid sa gawin na yon. Pasyalan po natin. Tingnan po natin kung ano na yung itsura ng aking tanim na mais na puti dito. Bali ito po ay dalawang variety pero pareha sila na mais na puti. Ngayon po, tingnan po natin kung ano ang itsura niya. Bali po siya ngayon ay 60 days na mula nung pagkakatanim ko po. Ayan po yung... Ito po ay Classica 2F1 ng Eastway Seeds. Ayan po. Ayan po. Tingnan po natin yung loob. Subukan po natin magbukas. Ayan po yung Classica. Talagang hanggang dulo punong-puno yung butil niya. Ayan, makikita nyo po sa video. Punong-puno ng saka buo po yung butil niya hanggang dulo. Ayan po ang Classica 2F1 ng Eastway Seeds. Mga ilang araw na lang po siguro pwede na akong mag-harvest dito. At ito po mga kabukid ay ginamitan ko po ng Nutriment Organic Fertilizer sa paupo niya. Matataba naman po ang naging bunga nitong Classica 2F1. Ayan po, tingnan nyo pong mabuti. Bali, talagang yung puno niya maputi din po kung mapagmamasdan nyo po sa video. Ayan po, Classica 2F1. Iba po ang itsura ng katawan niya mga kabukid sa Sweet Pearl F1. Ito po kasing Classica 2F1 na to, talagang yung pinaka puno niya ay maputi mula sa ibaba hanggang pataas, puti siya. Kumpara natin mamaya sa Sweet Pearl, pati yung sa bunga niya, makikita natin yung kaibahan niya ng ibang kulay, yung kanyang bunga at puno, pero pareha sila na puting mais. Mga kabukid, talagang nakakalaki po ng ganito yung Classica 2F1. Sabi ko nga po kanina 60 days pa lang po ito mula nung pagkakatanim po, at mga ilang araw na lang po ay mag-harvest na ako dito. Yan po, pasyal-pasyal sa aking taniman ng mais. Bali po itong area po na to ay ipinahiram lang sa atin ng isang mabait nating kabukid na si Kuya Ray Inoncillo na tiga San Rafael, Bulacan. Ayan po, bali napahiram lang po sa atin niya yan yung taniman po natin ng iba't ibang gulay po dito. Meron din po akong talong, okra, tapos po pakwan at saka kamatis. Yan po yung mga itinanim ko dito. Bali sinulit ko po para sulit yung pagkakapahiram sa atin ng lupa. Yan po, Classica 2 pa rin po yung pinapakita ko po na yan mga kabukid. Napakagaganda po ng bunga, talagang nakinis, puno yung butil niya mula sa may pinakapuno hanggang sa dulo. Parang sulit na sulit kang magtanim nitong Classica 2F1 na to. Yahanap ko pa lang po ito ng papakyaw para naman, ito po ay libangan ko lang, kaya lang ay naparami ng tanim, kaya naging negosyo na rin kumbaga mga kabukid.
Ito naman mga kabukid, sa part naman na yun, nandun nakatanim yung Sweet Pearl F1 ko. Bali, katabi lang din siya ng Classica 2 F1. Tara, pasyalan din natin para po makita na kung ano po yung itsura niya ngayon. Pasyalan po natin. Bali, nandito po mga kabukid yung aking tanim na Sweet Pearl F1. Ayan po. Hindi naman po sila nagkakalayo ng laki. Yun nga lang po, talagang mas malalaki yung sa pagkakakita ko po. Based na rin po sa actual na pag-aalaga ko, ang nakita ko po ay mas malalaki pa rin yung Classica 2 F1 kumpara po dito sa Sweet Pearl F1. Talagang matataba yung Classica 2 F1. Yan po yung Sweet Pearl. Yung Sweet Pearl naman po, medyo mahaba siya. Yung Classica 2 F1 naman po ay hindi ganong kahabaan, pero matataba yung kanyang bunga. Ayan po, silipin nyo po. Bali, yan po yung sinasabi ko sa inyo na ang puno po kanina nung Classica 2 F1 ay puti mula hanggang sa baba pataas. Pero ito pong Sweet Pearl F1 na to, makikita nyo po na medyo nagbabiolet siya o nagbabrown siya pataas. Ayan po yung pinaka puno niya kung nakikita nyo po sa video. Talagang madamo nga lang po kasi hindi ko rin naagapan yung patayin yung damo dito. Hindi ko rin nagamitan ng herbicide. Ayan po yung Sweet Pearl F1. Madami na rin po siyang bunga dito. Talagang hindi siya nag-iiwan. Parehas din yung kanyang bunga. Sabihin po natin para po makita nyo ng malapitan. At bubukas na po tayo ng isang Sweet Pearl dito. Hanap lang po tayo ng maganda-ganda. At ito po, mukhang inatake na to ng uod. Pinasok na siya ng uod mga kabukid. Nakita nyo po. Subukan po natin buksan kung ano yung itsura niya. Yan po. Nakita nyo po na parang pwede na itong harvestin. Yan po mga kabukid. Wow! Nakita nyo po. Ang kaiba nung laman ng Classica 2 F1 kumpara natin sa Sweet Pearl F1 na po na to. Wow! Ang ganda niya oh. Ang gandulo po talaga. May napalaman ko siya oh. Kaya kahit na inatake siya ng uod, hindi siya nakapasok dun sa pinakaloob. Mali, ito pong pag-aalaga ko dito mga kabukid ay yung pagpapatubig ko po is weekly po siya. Talagang inaabot po siya ng 5 days, minsan 7 days pa yung interval po ng pagpapatubig ko dito. Pero kung nakita nyo naman po yung itsura, talagang maganda naman po at nakalaki din yung mga bunga niya. Ang ginamit ko naman po mga pataba dito ay yung sa una ko pong pagpapataba ay urea 3x14, tapos po pinaloapan ko po ulit ng urea at 3x14. Pinaghalo ko po sila, tapos po yung pinakahuli ko na pong application po ng pataba dito ay Unique 16 na po ng Yara. Yan po yung nagamit ko pong mga pataba dito. Amang pinang maintenance ko po dito na mga insecticide, fungicide ay Benomil lang po at saka Lanate, Cartap, yun lang po ang aking ginamit po dito sa aking taniman po ng mais na to. Yun lang po yung mga pinagsasalit ko na mga insecticide at fungicide po. Pero makita nyo naman po, talagang napaganda ko rin naman kahit papaano.
At yan po mga kabukid, papakita ko naman po sa inyo yung kinukuhanan ko ng tubig dito sa pagpapatubig po ng aking mga pananim dito ng mais, talong, okra, kamatis at pakwan po. Papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda yung kuhanan namin ng tubig dito. Tara po. Bali ayan po mga kabukid yung amin pong kinukuhanan ng tubig dito na talaga namang sagana rin sa tubig. Sapa po ito na yan po ang amin pinagkukunan po ng tubig. Pero kung sakali naman pong mabiting kami, meron din kaming deep well na naka-asinta rito na pwede rin namin magamit sa pagpapatubig. Ayan po. Bali hanggang doon po siya, paikot. Napakahaba po nung patubig na to. Pinakasapa po na to. Kaya talagang hindi kami mabibitin sa tubig. At yan po mga kabukid. Ngayon po, nayari na po tayong ikutin yung aking tanim na mais na puti. Sana po nakatulong itong video ko na to sa pagtatanim nyo ng mais. At sa mga magtatanim po ng mais, sana po may natutunan kayo sa ishinare ko po na ito. Maraming salamat po sa mga tumutok po ng video ko na to. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan sa aking channel, pindutin nyo na po ang subscribe button at notification bell para po updated kayo sa mga video pong ina-upload ko. Maraming salamat po. Happy farming!